Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 2, Week 3. Magbabahagi ng sarili. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang kahalagahan ng pagiging magiliw at palakaibigan nang may pagtitiwala sa iyong kapwa. Sa pagkakataong ito, inaasahang ikaw ay makapagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng iyong kapwa tulad ng uri ng kanilang kabuhayan, pinagmulan, at pagkakaroon ng kapansanan. Nagbabahagi ba ng sarili ang mga bata sa larawan? Tama, sila ay nagbabahagi ng kanilang sarili. Bawat batang katulad mo ay nahaharap sa iba't ibang sitwasyon, kalagayan, at uri ng pamumuhay. Ang kakayahan mong umunawa sa kanilang kalagayan ay malaki ang ambag sa iyong pakikipagkapwa-tao at pakikisama. Sa ganitong paraan, ay naibabahagi mo ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan mo ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawaing nabanggit. Narito ang mga gawain. Una, iginagalang ko ang aking kapwa. Ikalawa, hindi ako namimili ng kaibigan. Pangatlo, hindi ko kinukutya ang mga may kapansanan. Apat, nirerespeto ko ang mga may kapansanan. At panglima, iginagalang ko ang katayuan sa buhay ng aking kapwa. Lalagyan mo ng check kung gaano mo ito kadalas ginagawa. Kung ito ba ay madalas, minsan o hindi. Higit mong mauunawaan ang ibang tao, lalo na ang higit na nangangailangan o mahihirap kung ikaw ay may mabuting puso. Upang higit mong maunawaan ito, basahin mabuti ang tula sa ibaba. Pamagatang tula, kapwa ni G.D. Villoria. Masdan mo ang iyong kapaligiran. Kalagayan ng kapwa mo'y iyong mauunawaan. Iba't ibang antas ng kanilang kabuhayan. Pag-unawa mo'y tunay ngang inaasahan. Iba-iba man ang kanilang pinagmulan, hilaga, silangan, timog o kanluran. Mahirap o mayaman, payak o maalwan. Iisang hangarin, ika'y maunawaan. Kapwang may kapansanan, lubos kong mauunawaan. Kanilang kalagayan at katayuan, sarili ko'y ibabahagi lubusan. Nagustuhan niyo ba ang tula, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Isulat ang check sa bawat pangungusap kung ang tinutukoy nito ay may kaugnayan sa tulang binasa. X naman kung hindi. Sa unang bilang, ang pamagat ng tula ay kapwa. Check dahil ito ay may kaugnayan sa tula. Sa ikalawang bilang, kinakailangan ang pag-unawa.
halimbawa sa kalagayan ng iyong kapwa. At ang tamang sagot, check. Sa ikatlong bilang, kahit anuman ang tinagmulan ng iyong kapwa, ay kailangan mo silang igalang. At ang tamang sagot, check. Natutuhan mo na mainam na sa lahat ng pagkakataon ay makita mo ang kalagayan ng iyong kapwa sa iyo. Sa ganitong paraan ay higit mong makikilala ang iyong kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Ipabasa ang bawat sitwasyon sa iyong mga magulang o kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Sagutan mo ito sa kanilang harapan. Narito ang unang sitwasyon. May bata na may kapansanan sa paglakad ang tatawid sa kalsada. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring sagot, aalalayan ko siya sa kanyang pagtawid. Ang ikalawang sitwasyon, walang magagamit na krayola ang kaklase mong hikahos sa buhay. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring sagot, ipapagamit ko sa aking kaklase ang aking krayola. Sa ikatlong sitwasyon, may kaklase kang aita na pinagtatawanan. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring sagot, pagsasabihan ko ang aking mga kaklase na huwag siyang pagtawanan. Ngayon naman ay gawain sa pagkatuto bilang apat. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check ang dialogong nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa. X naman kung hindi. Sa unang bilang, umalis ka rito ang baho mo. Ito ba ay nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, X. Sa ikalawang bilang, halika rito, aakayin kita sa iyong pagtawid. Ito ba ay nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, ito ay check. Sa ikatlong bilang, ayaw kitang maging kaibigan, luma ang iyong damit. Ito ba ay nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, ito ay X. Sa ikaapat na bilang, wala kang baon, ayaw kitang kaibigan. Ito ba ay nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa? At sa panglimang bilang, narito ang aking ibang damit, sa'yo na lamang. Ito ba ay nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, check. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang lima. Gumuhit ng isang comic strip o illustration na nagpapakita sa mga sitwasyon sa ibaba, sa gabay ng iyong magulang o kasama sa bahay.
pumili ng isa lamang. Iguhit ito sa iyong sagutang papel. Narito ang iyong mga pagpipilian. A. Paggalang at pag-unawa sa uri ng kabuhayan ng iba. B. Paggalang at pag-unawa sa pinagmula ng kapwa. C. Paggalang at pag-unawa sa mga may kapansanan. Para sa gawain ito ay pipili ka lamang ng isa at guguhit ka ng isang comic strip o illustration. Narito naman ang halimbawang sagot. Ito ay paggalang at pag-unawa sa mga may kapansanan. Alalayan na kita, Mark, sa pagtawid. Sagot naman ni Mark, maraming salamat sa iyo, Paul. Maging ang mga taong may taglay na kapansanan, higit na pag-unawa at pagmamahal ang kailangang maipadama sa kanila. Mapalad ang isang batang katulad mo na taglay ang magandang buhay. Gawain sa pagkatuto bilang ani. Isulat ang okay kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa at di okay naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, Ina, dalawin natin si Jovi dahil siya ay may sakit. Ito ba ay nagsasaad ng pagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, okay. Sa ikalawang bilang, huwag na natin siyang isama dahil wala naman siyang pera. Ito ba ay nagsasaad ng pagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, di okay. Sa ikatlong bilang, Kuya Ben, nandoon po ang batang pulubi. Bigyan natin ng pagkain. Ito ba ay nagsasaad ng pagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot? Okay. Sa ikaapat na bilang, Itay, tatawid ang matandang nakasaklay. Alalayan po natin. Ito ba ay nagsasaad ng pagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, ito ay okay. At sa panghuling bilang, Bata, umalis ka rito. Ito ba ay nagsasaad ng pagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa? Ang tamang sagot, di okay. Ngayon naman, para sa ating paglalapat, buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga pagpipili ang sagot, magbabahagi, pag-unawa, buhay at respeto. Narito naman ang talata na ating bubuuin. Ako ay magbabahagi ng aking sarili sa iba sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang kalagayan at katayuan sa buhay. Ang aking kapwa ay nangangailangan ng respeto at pagpapahalaga. Hanggang sa muli, mga bata!